Hello guys! Welcome back again to my channel. Today is Sunday guys and after church namin, we decided na kumain sa Korean restaurant. Hindi po dito yun. Naantay pa lang namin yung iba naming ka-churchmate para sabay-sabay kami pumunta doon. Ayan, at kumuha nga ako ng tea. Tapos ayun, nagkita-kita na kami pero kulang pa kami. Sila pa lang yun nandyan at mamaya dadating pa yung iba. At syempre, i-welcome natin sila sa vlog natin. Habang nag-aantay kami sa kanila, naglibot-libot muna kami. At ayun na nga, dumating na nga ang karamihan. So ayun guys, kanina nag-attend muna kami ng Sunday service namin. And after that, ay nagkita-kita na rin kami ulit. At sabi namin ay kakain nga kami sa Korean restaurant na ito. At nandyan kami guys sa Estazione Termini. Diyan muna kami nagkita-kita. Tapos after that, on the way papunta sa restaurant, ay walking distance lang naman yun from Termini hanggang dun sa restaurant. So habang naglalakad kami, marami din kami nakikita. Tapos itong church na ito, yung nakikita nyong yan, likod yan ng Santa Majorie Church. Siyempre, hindi mawawala yung picture taking, kulitan. At ayun na nga, narating na natin ang restaurant, ang Mama Koreana. Before, ay kumain na rin ako dito guys, kasama ko sila inay, sila tatay. Kaya kanina, niyaya ko sila, sabi ko, kain tayo dito. Eh karamihan naman sa kanila, hindi pa natatry yung Korean foods. Kaya ayun, nagsisamahan naman sila. Tapos ito guys, yung loob nila. Ayan, sabi nung may-ari, punta daw kami dun sa may likod. Tapos sabi niya, ba't hindi pa daw kami pumapasok? Eh wala namang ilaw. So nung nakita niya kami na nakapila sa may labas, tumawa rin siya bigla kasi sabi niya, ay patay pala yung ilaw, nagsorry naman siya. Ayun guys, yung kagandahan kasi dito sa restaurant na ito ay 15 euro per head lang siya. So kahit ilang balik ka, it all you can talaga. At dito din kasi sa Roma, marami din naman mga Korean restaurant, kaya lang hindi sila nag-i-eat all you can. Kaya nung nalaman namin to, talagang pumunta kami. So ayun guys, nakikita nyo, merong hipon, merong pork. Tapos talaga ang dami nilang gulay, merong tofu. At syempre hindi mawawala yung kanin. Tsaka feel na feel mo talaga yung Korean vibes dito. Sabi nga ng mga ka-church ko, grabe parang nasa K-drama tayo. Kasi pag naririnig namin magsalita yung mga Koreano, parang nanunumbalik yung mga pinapanood namin K-drama. Tapos ayun nga guys, as you can see ay kumukuha na ako ng kanin because kanin is life. At syempre eat all you can to, so lulubos-lubosin natin to. At ayun, meron din pala silang soup. Ang sarap nito, guys. At guys, para updated kayo kung anong menu nila everyday, i-check niyo yung Instagram nila. Kasi pinopost nila doon kung ano yung ime-menu nila for that day. Ayan, guys. So, nilagay ko na para madali niyo makita yung Instagram nila. At tada! Kakain na kami! Diba, guys? Ang dami namin kinuha. At huwag ka, mamaya babalik pa kami dyan. So, ayun nga, guys. Nung makakuha na ang lahat at naipag-pray na yung food, ay kumain na kami. Kanina guys, ay kumain na naman kami ng lunch at church. Ang daming ang pagkain sa church kanina. Nakakatuwa kasi may paletsyon pa. Kaya lang, ay mabilis din naman kami magutom. Kaya kumain na rin kami. So ayan guys, kumakain nga ako niyan. Merong seaweeds, yung pinapakita ko sa inyo. Medyo maalat siya this time. Napaalat siya this time. Tapos, yung mga sitaw na yan, yung mga gulay, karamihan sa timpla nila, ay maanghang na matamis. So, ako nag-enjoy talaga ako dito. Kaya lang yung iba kong mga kasama sabi nila, ate parang mas nabusog naman kami sa tubig. Kasi hindi pala sila ganun mahilig sa maanghang. Kaya, ayan, makikita nyo, inom siya ng tubig, diba? At ito guys, masarap naman yung mga foods nila. Yung iba nga lang ay talaga maanghang. At yung kimchi guys, hindi ko masyado nagustuhan. Kasi before kumain na rin ako ng kimchi, hindi naman ganito yung lasa. At si inay talaga kasi ay gumagawa ng kimchi. So nanibago ako sa lasa nito. Pero sabi ni Beshang, Beshang try mo to. Ipagsama ko daw yung kimchi tsaka yung pork. So ayan, sa nakikita nyo, hinihipan ko yung kakainin ko. Hindi ko alam at natawa na lang ako sa ginawa ko. At ayun nga guys, nung tinikman ko na siya, sabi ko, sarap nga. Mas na-appreciate ko yung lasa niya guys nung pinagsama ko siya. Tapos guys, kasi nga medyo mahilig din ako sa maanghang, ay nakita ko to, so iniisip ko parang sili talaga to. At hindi ko talaga alam bakit ko hinihipan. So ayan, tinry ko muna. Paunti lang yung kinagat ko. Kasi titingnan ko muna, baka mamaya sobrang anghang. Pero hindi pala, it's a prank. Maasim pala siya. So na-amaze ako dito kasi parang first time kong nakakita ng ganito. Para siyang sili pero maasim. Kaya lumakas na yung loob ko, kinain ko na siya ng buo. At ayun nga guys, after 3 years, tapos na kaming kumain. At busog na naman ang lahat.
Hindi ko alam kung nabusog kami sa pagkain o nabusog kami sa tubig. At dahil nga tapos na tayong kumain, ay liligpitin na natin yung ating mga kinain. Hindi talaga required yan. Pero dahil sa makakatulong din to sa mag-aayos nito, hindi na siya gaano mahihirapan magpatas, ay kami na yung gumawa. Sa maliit na gesture na to kasi guys, ay napakalaking tulong na to sa mga trabahador. At nag-enjoy din naman kami sa ginawa namin kasi nakatulong naman kami. So ayun guys, kita nyo, talagang patas na patas yan. At after nga namin kumain, ay kami nagsiuwian na rin at duman muna kami sa termini and after ulit nun, ay nagsiuwian na. At ayun lang guys, salamat! God bless!